Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Abik. Taong 1956. Bagaw, Cagayan. Sa isang liblib na lugar ng Bagaw, merong naninirahang isang lalaki na nagngangalang Abik. Kilalang antingero ito sa kanilang lugar, pero hindi yun nakikipagsalamuha sa mga pangkaraniwang tao. Dahil sa ganun itong pag-uugali, maraming nabuong usap-usapan ukol dito. Sinasabing nagtatanga ng aral ng kaliwa itong si Abik, kung kaya't takot itong makipag-usap sa mga ordinaryong tao. Ang iba naman, naniniwalang pinapangalagaan lamang nito ang kanyang mga karga, kaya na may palagi yung suplado sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, si Abik pa rin ang nag-iisang takbuhan kapag merong problema sa kanilang baryo. Kalimitan sa mga nagpapagamot sa kanya ay yung mga taong naengkanto o hindi naman kaya'y ginagambala ng mga mangkukulam. Sa oras kasi na mahipo yun ni Abik, lahat ng karamdaman nito naglalaho na lamang na parang bula. Ayon sa mga nakapagpagamot sa kanya, niminsan hindi nila yun narinig na nag-usal o kahit nagbanggit ng isang buhay na salita. Basta ang ginagawa lang nito, hawakan ang kanilang ulo, pumikit at taimtim na manalangin. Matapos nun, paiinumin sila nito ng langis at doon na nito idedeklara na malaya na sila sa ganoong karamdaman. Dahil sa ganoong kakayahan ni Abik, maraming tao ang dumadayo sa gubat para lamang makita siya. Pero hindi lahat ng taong pumupunta sa lugar niya nagagawa niyang mapagbigyan. Yung iba kasi, kung hindi paghingi ng mutsa ang pakay, tumutungo lamang yun doon para alamin ang iba pang detalye ukol sa kanyang pagkatao. Kapag napagtanto niyang gano'n ang pakay nito, agad naman niya yung pinapaalis nang sa gayoy makaiwas. Sa paglipas pa ng mga taon, nagpatuloy ang istorya ukol kay Abik. Ngunit habang unti-unting dumarami ang mga nakakakilala ukol sa kanya, napapansin ng iilan na tila bang napakahirap na niyang hagilapin. Kadalasan hindi na siya noon naaabutan sa kanyang pamamahay kahit dumadako ang mga tao roon ng madaling araw. Ang mas ipinagtataka pa ng iilan, sa oras na makita nila itong si Abik, bigla na lamang yung naglalaho na para bang iniiwasan sila nito. Dahil sa ganun itong pag-uugali, kung kaya't naging palaisipan sa baryo ang mga rason ng kanyang pagbabago. Akala ng iilan, babalik din sa normal ang kanyang pakikitungo sa mga ito, pero sa paglipas pa ng mga araw, tuluyan na nga yung nawala ng paramdam. Ayon sa iilang pumupunta sa bahay nito, kahit yung mismong kubo ni Abik, tuluyan na ring naglaho. Ilang beses na rin nilang sinuyod ang lugar nito malapit sa talon, ngunit sa kasamaang palad, bigo nila yung matagpuan. Itong mga panahong ito, tanging alamat na lamang ang nabubuhay sa pangalan ni Abik. Yung minsang nakilala niya, kinalimutan na siya, gawa ng ang buong akala ng mga ito, lumipat na siya ng ibang lugar. Bagaman hindi yun problema sa kanila, aminado pa rin ng mga taong yon na isang malaking kawalan si Abik sa lugar nila. Magmula kasi noong nawala ito, ang mga nilalang na minsang lumayas na sa kanilang lugar ay unti-unti na namang nagparamdam. Yung iba, nanirahan pa sa sentro ng baryo para harapang makapangbiktima. Dahil sa dadalawa lamang noon ang albularyo sa kanilang lugar, kaya na may naging mahirap para sa mga ito
ang manggamot sa mga iniindang karamdaman ng mga tao. Hindi naglaon, kumalat ang salot sa kanilang lugar at maging yung dalawang manggagamot, lubos na ring naimpluwensyahan ng mga nilalang. Imbis na makipagbaka ang mga ito para mapalayas ang mga nilalang na yon, sila pa ang naging isa sa mga rason upang tuluyan itong masakop ang kanilang baryo. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, napilitan na ring lumayas ang iilan sa kanila na hindi pa nagagawang masakop ng mga nilalang. Sa pagsapit ng taong ito, may isang bata noon sa Bagaw na nagngangalang Atyas. Ang batang yon, pinanganak sa isang mahirap na pamilya na ang tanging kabuhayan lamang ay pagsasaka. Bata pa lamang si Atyas, at palagi na niyang sinasabi sa kanyang ama na ang pangarap niya pagtanda niya maging isang albularyo. Magmula kasi noong musmus pa lamang siya, marami na siyang kakaibang nasaksihan, kagaya nung pagkamatay ng tiyahi niya dahil sa pagsagot lamang nito sa isang matandang aswang. Isa yon sa mga dahilan ni Atyas kung bakit pinangarap niya ring maging isang albularyo. Base sa pagkakatanda niya noon, nasa 11 taong gulang na siya sa taong ito. Naninirahan sila noon sa pinakadulong bahagi ng baryo kung saan ilang metro na lamang ang layo mula sa bukana ng gubat papasok sa minsang pinagtirahan ni Abik. Magmula noong napag-alaman ni Atyas ang tungkol sa antingerong bigla na lamang naglaho, mas lalong tumindi ang kanyang hangarin na makita ito. Isang hapon, matapos ang kanilang trabaho sa bundok, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang ama na papanhik siya sa talon para maligo. Kalimitan kasi siya doong pumupunta, lalo na kung meron siyang problema. Habang nakaupo siya sa pangpang nito, panay naman ang kanyang pagmamasid sa isang patag na lugar sa kabilang ibayo. Ayon kasi sa kwento ng kanyang ama, doon nakatirik ang dating pamamahay ng antingerong si Abik. Dagdag pa nito na, kahit papaano meron din sila nitong pinagsamahan gawa ng ilang beses na din siya doong nagpakonsulta para magpagamot. Paulit-ulit ding inilahad ng kanyang ama sa kanya na napakadaling kausap ni Abik noong mga panahong naninirahan pa yon sa kanila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid at pagbabalik tanaw sa kwento ng kanilang padre de pamilya, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masipat ang isang lalaking naglalakad sa lugar na yon. May daladala yung tungkod at sa estado nito, animoy hindi na yon baguhan sa lugar. Nang masipat naman yon ni Atyas na umupo sa katawan ng isang buwal na puno, nagdesisyon siyang lapitan ng lalaki para kausapin. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na niya ang ibayong parte nito kung saan doon bumungad sa kanya ang lalaking nakita niya. Manong, anong ginagawa niyo rito? Bungad na wika ni Atyas sa lalaking yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung napatingin sa kanyang kinaroroonan habang malumanay na sumasagot ng, "Wala naman. Meron lang akong mga alaalang binabalik-balikan sa lugar na ito. Ikaw, Noy, anong ginagawa mo rito?" Dahil sa sinabi ng lalaki, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad dito ang tungkol sa antingerong nagngangalang Abik na minsang nanirahan sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, lubos siyang humahanga sa istorya ukol dito, kaya na may linggo-linggo siya doong pumapanhik para magbalik tanaw sa mga istorya nito. Pagtatapat pa niya na, ang lugar na yon ang tanging lugar sa kanilang baryo na nagbibigay kapanatagan sa kanyang sarili.
Kapag naroon kasi siya sa sentro, pakiramdam niya palagi lang sa kanyang may nagmamasid na mga demonyo. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung tumayo habang sumasagot sa kanya ng "Hindi talaga sila makakapasok dito, Noy. Sakupin na nila ang lahat ng lugar. Huwag lang itong kinamulatan ko." Kasabay ng pagwika ng lalaki, ang siya namang paglaki ng mga mata ni Atchas. Sa puntong yon, maraming katanungan ang umiikot sa kanyang isipan, subalit iisang bagay lamang ang kanyang nasisiguro. Ang taong nasa harapan niya, walang iba kundi si Abik. Paglalarawan ni Atchas sa lalaking yon, maputi ang buhok nito, maging ang balbas nitong halos umabot na sa dibdib. Bagaman simple ang pananamit ng lalaki, hindi niya maipagkakaila yung pagiging misteryoso nito at kakaiba. Dagdag pa niya na, agaw pansin din ang suot nitong pulseras na merong simbolo ng krus at isang disipulo nitong may hawak-hawak na tungkod. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya napansin ang isang palakol na nakasukbit sa bewang ng lalaki. Nangangalawang na ang kabuoang talim nito, pero naniniwala siya, hindi yun mapurol. Malakas ang kutob ni Atchas na para hindi yun paghinalaan ng mga taong makakakita sa kanyang gamit, ikinukubli niya ang totoo nitong anyo sa ganoong estado. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng lalaki ang bagay na kanyang tinitingnan, agad naman itong dinukot ang palakol nito, sabay bigay sa kanya. Paghawak naman ni Atchas sa bagay na yon, gulat naman siya, gawa ng ang pakiramdam niya, parang hindi kapani-paniwala. Kapag kasi hindi niya ginagalaw ang palakol, kusa yung bumibigat, at kapag naman itinataas baba niya ito, gumagaan yon na parabang isang bulak. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman niya yung ibinalik sa lalaki. Pagkuha naman ito sa palakol, doon na yon nag-umpisang magtanong sa kanya kung totoo ba ang tungkol sa mga bagay na kanyang inilahad kanina. Dagdag pa nito na, kaya niya yon itinanong kay Atchas ay dahil sa nais niyang magkaroon ng kasiguraduhan. Ayon pa dito na, sa kanyang paglilibot sa baryo, siya ang kauna-unahang tao na nakitaan niya ng kapasidad para maging isa nitong disipulo. Nang marinig naman ni Atchas ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapagsalita, gawa ng sa puntong yon, marami na talagang katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Kahit gustong-gusto na niyang paniwalaan na si Abik ang kanyang kaharap, mariin naman yung pinipigilan ng kanyang sarili. Aminado din naman kasi siya, imposibleng mangyari ang bagay na yon, lalo pat ilang taon na yung nawala sa lugar nila. Maya-maya pa, pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa pagmumukha nito, nasipat naman niya yung napakaseryoso. Hindi naglaon, pabulong namang nagwika sa kanya ang lalaki ng "Huwag mong pigilan ang puso mo na paniwalaan ang dapat mong paniwalaan. Ako ito, si Abik." "Nakakatuwa kang bata ka. Biruin mo, nang umalis ako rito, musmus ka pa lang eh. Tapos ngayon, sa'yo lang pala tumatak ang mga nagawa ko rito sa lugar na to." Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman itong iniangat ang hawak nitong palakol na siyang naging sanhi upang lumitaw sa kanilang harapan ang isang barong-barong na bahay na halos ilang taon na ang tanda. Bagaman ubod na yon ng luma, pansin na pansin ni Atchas ang tibay ng bawat pundasyon na nagpapatayo rito. Hindi naglaon, niyaya na siya ni Abik na pumasok sa pamamahay nito.
Pagdating naman nila sa loob ng bahay, doon tumambad sa kanyang mga mata ang mga aparador na nakasara. Sa gitnang bahagi din ng bahay, doon niya nasilayan ang isang malawak na altar na pinaglalagakan ng mga santo, kagaya ng mga arkanghel at ng Panginoon. Marami ring medalyon ang nakalagay sa lugar na yon, katabi ng isang kandilang nadatnan na nilang may siga. Sa paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, agad naman siyang inabutan ni Abik ng isang medalyon na mayroong ukit ng isang ahas na nakakagat sa mismong buntot nito. Sa gitnang bahagi ng ahas na yon, naroon ang buwan at araw, at sa likod naman ito, nasipat niya ang hulma ng mga tao na mayroong daladalang pananggalang at espada. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang tinanong si Abik ukol sa bagay na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ipinagtapat naman ito na hindi pa yon ang tamang oras para malaman niya ang totoo. Pagtungtong naman noon ng takip silim, kampante naman siya nitong niyaya patungo sa sentro ng baryo. Nang marinig naman ni Atchas ang sinabi nito, halos hindi niya noon maiwasang magdalawang isip sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hindi na yon ang oras para sa mga katulad niyang pangkaraniwan na pumanhik sa lugar na yon. Sa oras kasi na malaman ito ng namamahala sa kanila, paniguradong may kalalagyan siya at ang kanyang pamilya. Ngunit dahil sa pamimilit noon ni Abik, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Bago nila nilisan ang tahanan nito, inabisuhan naman siya nitong isuot ang medalyon nang sa gayoy walang makakita sa kanya. Dagdag pa ng antingero na, hanggat maaari, huwag siyang lumayo sa tabi nito nang sa gayoy masaksihan niya ang mga mangyayari. Matapos namang marinig ni Atchas ang naging abiso nito, tahimik naman siya doong sumunod hanggang sa hindi naglaon, narating na nga nila ang sentro ng baryong yon. Sa kanyang pagmamasid, pansin na pansin naman niya ang napakatahimik na paligid at yung iilang mga nilalang na kasalukuyan sa kanilang nagmamasid. Yung mga bahay na nasa gilid ng daan, pansin na pansin naman niyang nakasara na at halos wala na siyang naaaninag na siga sa loob nito. Gayunpaman, kahit ganun na ang mga bahay na yon, ramdam pa rin nila Atchas ang iilang mga mata na pasimple doong nagmamasid. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, bahagya naman sila noong napatigil matapos naman nilang masipat ang tila bang pagsikumpulan ng mga nilalang. Maya-maya pa, paisa-isa na ring nagsibukasan ang mga pinto ng bahay hanggang sa doon na sila napalibutan ng mga taong may nanlilisik na mga mata. Bawat isa sa mga ito, armado ng mga talibong na parabang nakahanda yung tagain sila sa oras na hindi umayon sa nais nito ang sitwasyon. Pagsilay naman ni Abik sa mga nilalang na yan, napangisi lang naman siya habang kalmadong nagwiwika doon ang, "Mga kaibigan, ba't kayo ganyan? May nagawa ba kaming mali? Sabihin nyo lang at nang ating mapag-usapan." Matapos naman niyang makapagsalita, imbis na sumagot ang mga nilalang na yon, nagsiangi lang naman ang mga ito habang nagpapalit anyo. Maya-maya pa, pagbungad sa kanila ng mga nilalang na napakalayo na ng wangis sa isang pangkaraniwang tao, doon na nila nasipat ang isang matandang lalaki na mayroong hawak-hawak na latigo. Sa estado ng pagtingin at pagmumukha nito, nasisiguro noon ni Atchas na katulad din yon ng mga nilalang na kanyang nasilayan. Sa isang iglap, bigla naman yung umatungal ng napakalakas
at kasabay nito ang pagsigaw nito ng pangalan ng antingerong si Abik. Nang marinig naman ng mga nilalang ang naging sigaw nito, walang habas naman yung kumaripas ng takbo, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat naman ni Atchas na papasagpang na ang mga nilalang ngayon, halos mapaluhod naman siya, buhat sa matinding takot. Akala niya noon mamamatay na siya, pero nang masipat niya ang palakol ni Abik na unti-unti nang nagbabago ng anyo, muli siyang nakaramdam ng pag-asa sa sitwasyong kinakaharap nila. Sa isang kisap mata, mabilis namang nagbago ang kasuotan nito na siyang naging sanhi upang doon tumambad sa kanya ang lalaking yon na nakasuot ng kalasag na gawa sa espiritual na baluti. Sa sobrang lakas ng abilidad nito, kahit wala pa siyang kakayahang makasilay gamit ang kanyang ikatlong mata, hindi niya maipagkakailang nagagawa na niyang masilayan ang ipinamalas na kakayahan ni Abik. Hindi naglaon, nang makalapit na sa kanila ang mga nilalang na yan, bigla naman itong itinarak sa lupa ang hawak nitong palakol na siyang naging sanhi upang lumabas sa mga ukang nagawa nito ang mga bangkay ng mismong kamag-anak ng mga nilalang na nasa kanyang harapan. Matapos naman yung maipamalas ni Abik, napangisi lang naman siya habang naguyuwika sa matandang yunang. Kahit ikaw, kaya kong pasukuin sa abilidad na yan. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung sinong taong kinakalaban mo. Nang marinig naman ang matanda ang kanyang sinabi, napilitan naman yung sumugod, bit-bit ang latigo nito na mabilis namang nilalamon ng apoy. Pagkawala naman dito ng latigo, agad naman itong pinuluputan si Abik, subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, kusang kumalas sa kanyang katawan ng armas na yon. Ilang beses na yung sinubukan ng matanda, pero kitang-kita nito ang isang kakaibang harang na kasalukuyang nagpoprotekta sa antingero. Dala ng pagtataka ng nilalang, nagkusa na noon si Abik na ipakita ang kanyang karga na may kagagawan sa milagrong yon. Pagsipat naman ng matanda sa puting batong omo na hawak-hawak niya, umangil lang naman ito habang sumisigaw ng, "Tuso ka talaga! Hindi na nakakapagtaka! Lumayas ka sa lugar na ito para pagtakpan niyang kaduwagan mo! Dahil sa'yo, naging buhay na impyerno ang buhay ng iyong mga kababaryo. Ikaw ang dapat sisihin sa mga pangyayaring ito." Nang marinig naman ni Abik ang sinabi ng nilalang na yan, unti-unti namang kumunot ang pagmumuka nito na para bang hindi nito nagustuhan ang mga katagang kanyang narinig. Maya-maya pa, doon na nito dinukot ang kanyang palakol na siyang naging sanhi upang kumalas mula rito ang mga kalawang na nababalot sa armas na yon. Pagsilay naman ni Atchas sa gamit ng kanyang maestro, kitang-kita niya ang iilang mga simbolong nakaukit dito na nagliliwanag. Pagbaba naman ni Abik sa palakol na yon, lahat ng mga aswang na malapit sa kanya hindi maiwasang mapadapa habang patuloy yung nagsisiangil. Para bang kahit pilitin ng mga ito na tumayo, wala silang kapasidad na yon ay gawin, na para bang ang hangin na nakapalibot sa kanila ay binabalutan ng isang napakabigat na presensya. Paghataw naman ni Abik ng palakol sa hangin, napasukan na lamang ng dugo ang mga nilalang na yon, at kasabay nito ang mabilis na pagkamatay ng iilan sa kanila. Dahil sa pangyayari, sinubukan pang lumayo ng iba pero kahit ilang distansya na ang layo nila kay Abik, ramdam na ramdam pa rin nila ang nakakapangilabot nitong abilidad. Makalipas pa ang ilang minuto,
Mabilis naman niyang sinugod ang matandang yon. Bit-bit ang kanyang armas. Paglapit niya rito, walang habas naman niya yung pinagtatataga hanggang sa dumating ang puntong paisa-isa ng nagsisikalasan ang mga matatalas nitong kuko. Maya-maya pa, nang maubos naman ni Abik ang depensa nito, bahagya naman niya yung nilubayan para pagmasdan. Hindi naglaon, nang mapansin naman ang matanda na wala na yung armas para makipaglaban, takot na takot naman yung sumilay sa antingero habang nagwiwika yun ang... Paano mo nagawa ang bagay na ito? Sabihin mo! Paano? Nang marinig naman ni Abik ang sinabi ng nilalang, minabuti naman niyang tapusin na ito imbis na kausapin pa. Pag-amba naman niya ng kanyang palakol, mabilis naman siyang naglaho sa kanyang kinaroroonan hanggang sa makarating na siya sa likurang bahagi ng nilalang. Bago pa man yun makasilay sa kanya, gumulong na ang ulo nito sa lupa. Pagkahandusay naman ang katawan nito, agad naman niyang inusala ng hawak niyang palakol na siyang naging sanhi upang muling manumbalik ang kalawang at mapurol nitong itsura. Matapos ang mga pangyayari, inabisuhan naman niya ang mga nilalang na hindi niya patinuluyan na umalis na sa lugar na yon hanggat may pagkakataon. Babala pa niya na tuwing katapusan ng linggo, babalik siya sa baryo para magmasid. Nang marinig naman ng mga ito ang bili ni Abik, mabilis naman itong nilisan ang lugar. Kalahating oras lang ang dumaan, tumahimik ang buong paligid. Maraming bahay sa baryo ang nawala ng naninirahan dahil sa purong aswang naman doon ang nakatira. Kinabukasan, bago naman sila magkahiwalay, mariin naman siya nitong inabisuhan na gamitin niya ang medalyon kung sakali mang merong mangyaring hindi kaaya-aya. Ngunit hanggang sa pagtanda noon ni Atchas, hindi niya nagawang mabuhay ang gamit na yon. Gayunpaman, labis niya pa rin itong ipinagpapasalamat sa kadahilan ng ang mga nangyari noong gabi ang naging dahilan para mabago ang sitwasyon sa kanilang baryo. Hanggang sa pagtanda noon ni Atchas, nanatili pa rin sariwa sa kanyang alaala ang tungkol kay Abik at sa tangan-tangan nitong palakol na nababalot ng kalawang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe naman magpabitin tong si Atchas at si Abik, no? Parang ang bilis masyado ng kwento, pero nakaka 30 minutes na tayo. Alam nyo, maganda sana to kung nakalapag to sa 1 hour, eh, no? Kaso 30 minutes lang kasi. Ang ganda, ang dami ko pang tanong, ang dami ko pang gustong malaman tungkol dito sa misteryosong pagkatao ni Abik. Tapos kung ano na naging si Atchas pagtanda niya. Kasi syempre, meron na siyang iniidolo eh. Nakita niya pa ng personal. Alam niyo dun sa eksena na magpapakilala na si Abik kay Atchas, sobra akong kinilabutan yun. Sobra akong kinilabutan dun. Alam mo yung bata ka na parang nanonood ka ng anime tas may hinihintay kang sobrang gandang eksena. Nandun ako sa part na yun na sobra akong kinilabutan eh. Tapos akala ko maraming ituturo sa kanya si Abik. Dadalhin siya kung saan-saan. Ang dami kong gustong malaman sa kwento, pero isang bagsak lang eh. Diba? So, ewan ko, bitin na bitin ako. Di ko alam kung mababadtrip ba ako o matutuwa ako kasi ang ganda ng kwento. Pero alam kong maraming kulang. Pero dahil dyan, dahil maraming kulang tong kwento na to, baka yung pangalawa eh, makabawi tayo. Kaya pasok na natin yung susunod na kwento in 3, 2, 1, pasok. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Umbong. Taong 1964, San Rafael, Bulacan.
Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral sa sekundarya, itong si Umbong. Nasa 4 na taon na siya noon at halos ilang buwan na lamang ang kanyang hinihintay para sa kanilang pagtatapos. Balak niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa Maynila, kung kaya't sa loob ng 4 na taong pag-aaral niya doon, kinawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Awa naman ng Diyos, magtatapos siyang nasa 2 ranggo sa klase nila. Tuwang-tuwa naman noon ang mga magulang niya, kaya na may alinsunod sa pangako nito. Agad naman itong inasikaso ang kanyang mga papel, nang sa gayoy bago matapos ang bakasyon, na itala na siya sa universidad na kanyang papasukan. 3 buwan bago sumapit ang unang semestre, pansamantalang pinagbakasyon si Umbong ng kanyang mga magulang sa kanilang lupain sa Lupaw. Malawak ang pagmamay-ari nilang lupa sa lugar na yon, kaya na may kahit papaano, natuwa na rin siya. May bahay din sila doon, at meron silang iilang mga tauhan na siya namang nangangalaga. Pag-aani ng palay at pag-aangkat ng mga tubo ang pangunahing pinagkukunan nila doon ng kabuhayan. Ayon sa kanyang ama, kaya siya nito pinagbakasyon sa lugar na yon ay para maunawaan niya ang kursong dapat niyang kunin. Buong buhay kasi nito, nakatuon sa pagninegosyo, kaya ang nais nitong mangyari sa kanya, kumuha rin ng kursong makakatulong para maging isa siyang mahusay na negosyante. Wala namang tutol si Umbong sa nais nitong mangyari, lalo na't naging maayos naman ang pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa kanya. Sa katunayan, wala rin siyang ibang hangad noon kung hindi ang maging kapaki-pakinabang siya sa kanyang pamilya. Sa mga unang araw niyang pananatili sa Lupaw, naging maayos naman ang lahat. Umaga pa lang, sinusundo na siya ng kanilang mga trabahador para isama sa lahat ng gawain sa bukid. Mula umaga hanggang hapon, nililibot nila ang kanilang lupain upang masigurong ligtas ang kanilang mga pananim. Konting pabaya lang kasi, maaaring mag-ugat yon sa pagsakop ng mga hindi inaasahang peste. Bagaman malayo-layo ang nagiging lakaran nila sa pang-araw-araw, hindi naman yon gaanong iniinda ni Umbong. Para sa kanya, mas mainam nga ang ganon, nang sa gayoy magawa din niyang maramdaman ang pagod at pagtitiis ng kanilang mga trabahador. Sa loob ng ilang beses niyang pagsama sa mga ito, meron siyang napansing iilang mga pamamahi sa gilid ng kanilang mga sakahan. Maliliit lang ang mga kubong yon at halos hindi niya mawari kung papaano doon nabubuhay ang mga taong naninirahan. Dala ng kuryosidad ni Umbong, dali-dali naman siyang lumapit sa pinagkakatiwala ang tao ng kanyang ama para magtanong. Ngunit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, inabisuhan naman siya nitong huwag magsalita ng masama ukol sa mga taong naninirahan doon. Dagdag pa nito na, mas mainam na pag-usapan nila yon sa oras na nakabalik na sila sa kanilang pamamahay. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Kinahapunan, pagbalik naman nila sa bahay na kanilang tinutuluyan, agad naman niyang kinausap ang kanyang ama ukol sa mga kubong kanyang nakita. Hayaan mo lang ang mga yon, anak. Meron silang permiso galing sa akin. Tsaka, mababait naman ang mga taong yon. Ilang taon na sila diyang naninirahan pero wala pa ako nabalitaang ng gulo sila rito. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong mga aswang sila? Natatawang wika ng kanyang ama matapos nitong marinig ang kanyang sinabi. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman noon makasagot si Umbong, gawa nang ang buong akala niya, pinagloloko lamang siya ng tatay niya. Makalipas pa ang ilang minuto,
nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para magsalita. Mahinahon naman siya doong nag-uwika ng... Tay naman, ang tanda-tanda ako na niloloko mo pa ako. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Sabi ng guru namin noon, walang batayan para paniwalaan sila. Ginawa lamang sila ng mga dayuhan, panakot sa mga gerilya noong panahon ng digmaan. Nang marinig naman ang kanyang ama ang sinabi niya, bigla naman yung napatahimik na parabang hindi nito nagustuhan ang mga bagay na kanyang inilahad. Maya-maya pa, nang akmang magsasalita na ito, bigla namang pumasok ang isa sa mga tauhan nito na nagsasabi ng, Mang Virtusyo, nasa labas na ho yung mga taong pinatira ninyo sa dulo. Meron ho silang kailangan sa inyo eh. Ano ho bang sasabihin ko? Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi nito, agad naman siya nitong isinama sa labas ng bahay nila. Pagbukas naman nila noon ang pinto, doon bumungad sa kanya ang dalawang pamilyang tahimik na naghihintay sa isang maliit na kubo na nasa labas lang ng bahay nila. Hindi naglaon nang makaharap na nila ang mga ito. Unang bumungad kay Umbong ang napakabaho nitong amoy. Gayunpaman, minabuti niyang tiisin ito sa kadahilan ng ayaw niyang mapahiya ang kanyang ama. Kung mag-iinarte siya, baka kung ano-ano naman ang isipin ng mga panauhing yon sa kanya. Maya-maya pa, nang magsalita na ang kanyang ama, doon na niya napag-alaman ang iilang bagay na kailangan ng pamilyang yon sa kanila. Ayon sa lalaking nakausap ng kanilang padre de pamilya, iisa lang ang hiniling nito at yon ay magkaroon ng isang maliit na lupang mapagsasakahan sa mga bakanteng parte ng lupain nila. Dagdag pa nito na, tutulong din sila sa mga gawain kung pagbibigyan sila. Dahil sa sinabi ng lalaking yon, agad namang napaisip itong si Umbong ukol sa nais nitong mangyari. Ang buong akala niya, tatanggi sa alok nito ang kanyang ama. Pero pagsagot nito sa panauhing yon, laking gulat na lamang niya nang marinig niya yung sumang-ayon. Bagaman hindi ito tumutol sa nais nitong mangyari, mariin naman itong inilahad sa lalaking yon na kung maaari wala silang gagawing mga bagay na maaaring ikasira ng lupa. Humingi rin yon ng pabor na habang gumagawa sila ng masasakahan sa lugar, tumulong na rin sila sa pagbabantay. Matapos naman itong marinig ng lalaki, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon. Hindi naglaon, nang magwakas na ang kanilang usapan, masaya naman yung nagpaalam sa kanyang ama. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Noong una, inakala lamang niyang naaawa ito, pero hindi naglaon. Doon na rin niya napag-alaman na kaya yon ginawa ng kanyang ama ay dahil sa ayaw nitong magkaroon sila ng kaaway sa lugar na yon. Pagtatapat pa nito sa kanya, hindi naman nila madadala sa langit ang lupa, kaya wala rin saysay na ipagdamot ito. Mariin din itong inilahad na bukod sa makakatulong sila sa mga taong yon, paniguradong dadamayan sila nito sa oras ng problema. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhang maghanda dahil isasama siya nito sa mga gawaing may kinalaman sa mga taong yon. Dagdag pa nito na, napapanahon na upang magkaroon siya ng kakarampot na kaalaman pagdating sa mga hindi kapanipaniwalang kaganapan sa mundo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang isama ang paniniwala nitong may kinalaman sa mga aswang. Malakas kasi ang kutob noon ni Umbong na isa yon sa mga bagay na nais patunayan sa kanya ng kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi,
na pangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng... Tama ka, anak. Mas magandang mapatunayan mo ang pag-iral nila para naman pagdating mo sa Maynila, makaiwas ka. Tandaan mo, di hamak na mas maraming aswang sa lugar na yon kumpara dito. Nasa tabi-tabi lang sila, naghihintay ng pagkakataon para makapangbiktima. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman siya nitong niyaya papasok ng kanilang pamamahay. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay kasama ang mga taong yon. Sa pagmamasid naman doon ni Umbong, napansin niyang kapag umaga parang hindi nauubusan ng lakas ang mga taong yon. Dire-diretso lang ito sa pagtatrabaho hanggang hapon at magpapahinga lamang yon sa pagtungtong ng alas 6 ng gabi. Hindi lang yon, napansin niya ring parang hindi ito kumakain ng pananghalian at merienda. Noong una, inakala niyang busog lang ito, pero dalawang araw lang noon ang lumipas, napansin naman niyang hindi yon nagbabago. Sa katunayan, marami pang kakaibang bagay ang napansin noon ni Umbong, kagaya ng walang kapagurang pagtatrabaho nito, lakas nitong halos hindi maubos-ubos, at kamangha-mangha nitong mga iba't ibang abilidad. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti na siyang naniwala na totoo ngang aswang ang mga panauhing kaibigan ng kanyang ama. Dala naman ang kanyang kuryosidad, humanap siya ng paraan para mapalapit sa mga ito. Isang hapon, nang akmang papauwi na sila, nagdesisyon siyang dumaan sa pamamahay ng mga taong yon. Bagaman alam niyang abala yon sa trabaho, pinili niya doong pumanhik para makipag-usap. Nang marinig naman yon ng mga trabahador, agad naman siya nitong inabisuhan na hindi isang biro ang kanyang gagawin. Pagtatapat pa ng mga ito na, seryosong tao ang kanyang mga kakausapin, kung kaya't mas mainam na huwag niya yung basta-bastang lalapitan kung wala din naman siyang magandang pakay. Ayon pa sa kasama niya na, mapanganib ang mga nilalang na yon kapag kinakausap ito ng mga taong hindi nila kakilala. Dagdag pa nito, minsan niya na yung nakitang may binugbog dahil lamang sa pagdaan sa kanilang lugar. Subalit, nang marinig naman yon ni Usbong, pinilit naman niyang ipagpatuloy ang kanyang naiisip. Naniniwala siya, hindi siya gagalawin ng mga panauhin yon, lalo pat anak siya ng taong nagpatira sa mga ito sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang gilid ng palayan kung saan nakatirik ang mga kubong pinagtitirhan ng mga nilalang. Hindi naglaon nang makapasok na sila sa looban nito, doon bumungad sa kanya ang iilan nitong mga anak na tahimik na nagmamasid sa kanilang lahat. Ilang beses pa yung sinubukang kausapin ni Umbong pero sa kasamaang palad, hindi yon umiimik. Maya-maya pa, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang padre de pamilya ng mga ito na kalimitang kumakausap sa kanyang ama. Sa paglapit naman nito sa kinaroroonan nila, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng... Magandang hapon sa iyo. Ano naman ang magandang hangin ang nagdala sa aming susunod na pagsisilbihang eredero? Nang marinig naman ni Umbong ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang mahinahong sumasagot doon ng... Wala naman ho. Gusto ko lang kayo makilala. Ang sabi ng ama ko, parang pamilya na ang turing niya sa inyo. Kaya siyempre bilang anak, tungkulin ko rin hong makilala kayo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi maiwasang mamangha sa kanya ng lalaking yon, buhat sa maamo at mapagkumbaba niyang pag-uugali. Ayon dito na,
hindi siya pinalaking balahura ng kanyang ama. Pagtatapat pa nito sa kanya, isa yon sa mga katangian ng tatay niya na hinahangaan nila. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, laking gulat na lamang ni Umbong nang biglang ipinagtapat sa kanya ng lalaking yon ang tungkol sa pagiging aswang ng mga ito. Pinatotohanan nito ang lahat ng sinabi ng kanyang ama, kalakip ang iilang pruweba na magpapatunay sa pag-iral nila. Matapos yung mailahad ng lalaki, may ipinakuha yung isang kulay itim na sisiyo ng manok na harapan namang isinuksok nito sa kanyang singit. Pagsilay naman doon ni Umbong, gulat na gulat naman siya. Gawa ng inakala niyang may bulsa ang singit ng lalaking yon. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapakita nito ng mga kamanghamanghang bagay, ipinakita rin sa kanya ng lalaki kung papaano nito napapapula ang kanyang dalawang mata. Kung hindi ka talaga naniniwala, bumalik ka rito bukas ng gabi. Marami ako ipapakita sa'yo. Kagaya kung papaano kami magsaya kapag merong kaming bisitang tao at kung ano ang aming mga kinakain. Abisuhan mo rin ang tatay mo. Baka sumama rin siya para manood. Wika ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumango lang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, masaya naman silang umalis sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang makalayo na sila, pansin na pansin naman ni Umbong ang kaba ng mga kasama niya. Pagtatapat ng mga ito, yun din ang unang beses na makita nila ang lalaking yon sa mismong pinagtitirhan nito. Tuwing may inuutos kasi sa kanila ang ama ni Umbong, tanging asawa lamang ng taong yon ang humaharap sa kanila. Sa pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, dali-dali naman siyang pumasok upang ipagsabi sa kanyang ama ang mga nangyari. Pagkarinig naman ito sa mga bagay na kanyang inilahad, agad din naman yung sumang-ayon na sumama sa kanya. Ayon sa tatay niya, mas mainam na magkasama sila para naman kahit papaano magabayan siya nito sa mga bagay na kanyang masisipat. Dagdag pa nito na makakatulong yun sa kanya ng malaki sa mga panahong nag-aaral na siya sa kamay nilaan. Sa pagsapit ng sumunod na araw, ganun pa rin naman ang mga nangyayari. Tuwing umaga, naglilibot sila Umbong para tingnan ang mga pananim nila. Gumagamit din sila noon ng mga alaga nilang kabayo, nang sa gayoy hindi na sila gaanong mapagod kakalibot sa ekta-ektarya nilang lupa. Ayon sa kanya, nawala naman siya doong napapansing kakaiba, maliban lamang sa sakahan na ginagawa ng mga nilalang. Ilang araw lang kasi noon ang lumipas, bago nila yun umpisahan, kitang-kita na ni Umbong ang pagtubo ng mga pananim doon na parabang mga kabuting nagsisulputan na lamang. Habang pinagmamasdan niya ito, pakiramdam niya lalago ang kanilang negosyo kung sakaling yon ang magiging trabahador nila. Subalit, nang marinig naman yon ang kanyang ama, pinili naman itong tutulan ang kanyang sinabi. Naniniwala kasi ito na hindi dapat nagawing katulong ang mga nilalang na yon dahil sa taas ng kanilang paninindigan. Ang pananaw nito sa mga ordinaryong tao, walang pinagkaiba sa hayop. Paswertehan na lamang kung makakatagpo ka ng mga aswang na mayroong pagpapahalaga sa inyong mga pinagsamahan. Dagdag pa ng kanyang ama na, yon ang ugnayang gusto niyang ipagpatuloy sa lahi ng mga ito. Nang marinig naman yon ni Umbong, kahit papaano unti-unti na siyang nagkakaroon ng dagdag kaalaman ukol sa mga ganoong uri ng nilalang.
Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, hindi pa man pumapatak ang alas 7, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan patungo sa pamamahay ng mga ito. Nang marating na nila ang lugar, wala namang ibang bumungad sa kanila kundi ang lalaking namumuno sa mga pamilyang naroon. Naging mainit naman ang pagtanggap nito sa kanila na siya namang labis nila noong ikinatuwa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapasok na sila sa bahay nito, agad namang inilahad ng lalaking yon ang mga mangyayari noong gabi. Ipapaalala ko na sa inyo na meron kami ngayong gagawing malaking salo-salo. Hindi kayo doon kasama sapagkat hindi naman kayo kumakain ng aming pagkain. Ang nais ko lang na gawin ninyo, panoorin ang mga mangyayari. Pero aasahan ko na sana walang makakalam ukol sa bagay na ito. Manoy Virtuoso, alam kong alam mo na kung ano ang tinutukoy ko. Wika ng lalaki sa kanila. Nang marinig naman yon ang kanyang ama, napangiti lang naman ito habang sumasagot doon ang, "Oh, alam ko na yan. Pero ang usapan natin, huwag mo rin kakalimutan. Isang beses lamang ito sa 5 buwan mangyari. Kaya sulitin nyo na." Dahil sa sinabi ng kanyang ama, agad namang inihanda ng lalaki ang iilan sa mga patalim na gagamitin ito. Pagsilay naman doon ni Umbong, inakala naman niyang papatayo ng malaking hayop kung kaya't minabuti naman niyang wag na yung pansinin. Subalit, sa pag-uumpisa ng kasiyahan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang lalaking nakatali ng pabaliktad sa isang nakatayong kahoy, umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tulong sa kanila. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman siyang napatago sa kanyang ama habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pagsilay naman niya sa mga kasama niya, ramdam naman niya ang takot ng mga ito na parabang pilit din itong ikinukubli. Hindi naglaon nang medyo kumalma na ang nararamdamang kaba ni Umbong, matapang naman siyang humarap sa lalaking yon habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos nitong sitwasyon. Ilang minuto pa noon ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang kasiyahan. Sa harapan ng lalaking nasipat niyang umiiyak, inilagay ng mga kasama nitong aswang ang iilang mga nagniningas na baga kalakip ang isang malaking kawa. Habang ginagawa nila ito, meron silang kantang paulit-ulit na sinasambit na ayon kay Umbong, wala sa tono. Basta, yung pagkanta nila rito, parang pakwento na hindi mo maintindihan. Bukod kasi sa gumagamit sila ng ibang dialekto, kapag nagsasalita din ng mga nilalang na yon, parang iniipit nila ang kanilang mga dila. Hindi lang yon, may mga simbolo rin silang inuukit sa hangin na siya namang nagbibigay misteryo at kilabot sa katawan ni Umbong. Maya-maya pa, matapos ang ginawa nilang ritual sa harapan ng lalaki at ng kawa, bigla namang tumahimik ang lahat ng naroon. Paglapit naman ng kaibigan ng kanyang ama sa lalaking kanina pang umiiyak, kitang-kita niya ang pagdukot nito ng isang punyal na siya namang walang pagdadalawang isip nitong itinarak sa tiyan ng lalaking yon. Pagbao ng talim nito, dahan-dahan naman niya yung ibinaba hanggang sa hindi naglaon, naabot na ng patalim ng punyal ang puso ng lalaki. Minuto lang noon ang dumaan bago yun tuluyang nawala ng buhay. Pagramdam naman itong patay na ang kanilang biktima, doon na nito sinenyasa ng bawat miyembro ng kanyang pamilya na pumila. Matapos nun, maingat nitong hinati ang mga laman loob ng lalaking yon
na siya namang ipinakain ito sa mga supling nila at mga kapatid. Yung buong bangkay naman ng tao, inilublob nila sa kawa para pakuluan. Ayon din sa lalaki na ibibilad nila yon kinabukasan para umabot yon ng isang taon. Kalimitan kasi nila yung ginagamit na panghalo sa pagkain para mas lalong sumarap ito. Sa pamamagitan ng ganoong paraan, hindi na nila kinakailangan pang pumatay ng pumatay para maibsan ang pangangailangan nila. Dahil sa mga nasilayan ni Umbong, halos magkibit-balikat naman siya sa takot na baka magalit sa kanya ang mga nilalang na yon sa oras na meron siyang sabihing bagay na hindi magugustuhan ng mga ito. Magmula din noong nasaksihan niya ang ganoong pangyayari, hanggat naroon sila, hindi niya piniling mapalayo sa kanyang ama. Ilang buwan pa ang lumipas, pakiramdam ni Umbong para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Nang makarating na kasi siya noon ng Maynila, unti-unti nang nagbago ang lahat para sa kanya. Pero alam niyo, Pinuno, na magmula noong napadpad siya sa Maynila, mas lalo niya pang napatunayan ang tungkol sa katotohanan ng inilahad sa kanya ng ama niya na totoo ang mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Alam ko may ganito na akong kwento eh, na parang yung title totoong mga aswang, pero iba ata yung setup dito sa kwento ni Umbong, no? Masasabi ko lang, sobrang nakakakilabot yung na-experience ni Umbong. Sorry, usbong ako ng usbong. Siguro marami na ako nabanggit na usbong, pero ang totoong pangalan niya, Umbong, no? Parang sagwa kasi Umbong, alam niya na, lalo na sa mga kapatid nating Bisaya, merong katunog yung Umbong. Pero yun nga, sobrang nakakakilabot nung pinagdaanan niya para lang mapatunayan na totoo yung mga aswang. Diba? Kasi yung iba, pinaparamdaman lang, pinapakitaan, pero kanya, nakita niya yung mismong kaganapan kung paano kumatay ng tao yung mga aswang. Alam niyo kung ako kay Umbong, walang katapusang trauma yon na hanggat nabubuhay ako, hindi mawawala sa isip ko yon. Kaya nga, ako sa sarili ko, ayoko makasaksi ng ganun. Ayoko makasaksi. Kahit nga yung tao sa tao lang, ayoko nun eh. Ano pa kaya yung ibang klaseng nilalang na makikita mo na unti-unting kinakatay yung kapwa mo tao? Diba? Kasi maririnig mo yung mga sigaw, yung paghihirap nun. Diba? Sobrang nakakatrauma yun. Paano pa kaya kung sa personal? Yun nga lang makita mo sa phone mo, nakakatrauma na eh. Paano pa kaya yung personal? So ngayon, di ko alam kung paano natitiis ni Umbong kung sakaling buhay pa ngayon. Kung sakaling hanggang ngayon, buhay pa si Umbong. Kung paano dinadala ng mentalidad niya yung ganong karanasan. Kasi ako, aminado ako sa sarili ko, hindi ko kaya yon. Pero baka, merong iba sa inyo na kaya. Di ba? Kaya, kung may opinion kayo sa mga kwentong ito, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.